You can stay in one of our guest room on the first floor. Huwag ka lang magpapakita sa asawa ko. Paalala niya rito noong makarating sila. Aakyat na sana siya kung hindi lang nito pinigilan ang braso niya. Madiin ang hawak nito na tila ayaw siyang pakawalan. Kaya't nangunot ang noo niya. Baka pwedeng manghiram ng damit. Mas lumalim ang gitla sa noo niya. I mean, damit ni Emilia. Baka kasi hindi ako makatulog sa damit kong to. Marahas siyang bumuntong hininga at inalis ang hawak nito. Imbis na sa kwarto nila ay kinatok niya si Yaya Lilith at nakisuyo ng damit dito. Alam ba ni Emilia na nandito ang ate niya? Hindi po, huwag niyo na lang sabihin. Susunduin din niya ng kapatid ko. Pailalim siyang tiningnan ng ginang pero tumango rin. Siguradong mag-aaway kayong mag-asawa kapag nakita yan ni Emilia. Alam niya naman ang bagay na yon, kaya nga pinapasundo na niya si Edela. Umoo naman ang kapatid niya, kaya't hindi siya nangangamba. Hindi na rin niya binaligan si Edela sa ibaba. Una niyang pinuntahan si Serenity. Maliit siyang nangiti matapos makitang naroon din ang asawa niya at mahimbing ang tulog. Sleepyhead, I'm home. Bulong niya rito na ikinaingit lang nito. Napangiti siya ng malawak at hinalikan ito sa pisngi. Hinalikan niya rin sa noo si Serenity bago binuhat si Emilia patungo sa kwarto nila. Saktong pagkalapag niya rito sa kama ay nagising ito. Anong oras na, Rafael? Puna nito. I'm sorry, maulan sa labas. Kumain ka na ba? Inalis niya ang suot na necktie at maging ang long sleeve. Umupo sa kama si Emilia at umiling. Nagugutom na ako. Maliit itong ngumuso. Mabilis niyang kinurot ang ilong nito kaya't nahampas nitong braso niya. Ano ba? Hinintay pa naman kita tapos gagabihin ka pala. Parang sumikdo ang puso niya. Kausap niya lang ito kanina at sinabing huwag na siyang hintayin. Pero naghintay pa rin ito. Tingin niya ay darating din ang araw na mag-workout ang kasal nila. Gagawin kita ng sandwich, hmm? Wait me here. Pinatakan niya muna ito ng halik sa labi bago bumaba. Nakalimutan niya ngang may bisita sila kung hindi niya lang dinatnan sa kusina si Edela. Suot nito ang duster ni Yaya Lilith. Bukas ang refrigerator at mukhang naghahalungkat ito ng makakain. Oh gosh, ginulat mo naman ako, Rafael. Napahawak pa ito sa dibdib matapos isarang refrigerator. Tamad niya lang itong tiningnan. Tumabi ito kaya't nagawa niyang kumuha ng sangka para sa sandwich. Ang swerte naman sa'yo ni Emilia. Ikaw pa palang gumagawa ng pagkain niya. Hindi ito umalis sa kusina. Sumandal ito sa mesa at pinanood ang ginagawa niya. Hindi ako pinagsisilbihan ng ganyan ni Johan. Humina ang boses nito. Hindi siya nagbigay ng komento. Labas na siya sa problema ng mga ito. Hindi rin siya interesadong makinig. Pero ayaw niyang maging bastos. Nanlamig na siya sa akin. Binigay ko naman lahat sa kapatid mo, Rafael. Pero pakiramdam ko may iba na siya. Paano mo nasabi yan? My brother is not a cheater. Hindi niya mapigilang singit. Hindi mo siya sobrang kilala. Hanggang ngayon nga ay pinag-aawayan namin ang tungkol kay Emilia. Nakuha noon ang atensyon niya. Pagsulyap niya ay nakatitig ito sa lababo at mukhang doon binubuhos ang mga alaala. Sobrang selos ko nga noong mapansing nakatitig siya kay Emilia. Nangangamba lang ako dahil patay na patay si Emilia sa asawa ko. At kung bibigyan ito ng atensyon ni Johan, baka bumalik ang pagkakagusto ni Emilia. Stop right there. If you don't trust Johan well, I trust Emilia. Huwag kang tamang hinala. Kausapin mo si Johan ng maayos. Mariing paalala niya rito. Mabigat itong bumuntong hininga. Ayoko naman ng gulo. Mauhuli ko rin naman kung may kabit nga siya. Napailing siya rito. Wala siya sa posisyon para sabihing malinis ang kapatid niya. Pero alam naman niyang tapat magmahal si Johan. Inayos niya na sa plato ang mga sandwich at iaakyat sana ang mga yon. If you say so. By the way, susunduin ka ni Johan maya-maya. Namilog ang mga mata nito at pinigilan ang braso niya kagaya kanina. Tinawagan mo siya? Ayoko siyang makita. Dito lang ako. Tumiimbagang siya sa reaksyon nito. Hinawakan niya ang kamay nito upang alisin sa braso niya. What is this, Rafael Silvestre? Nanlamig siya matapos marinig ang boses ni Emilia. Agad na dumapong mga mata niya sa bulto nito. Nakatayo ito sa bukanan ng kusina at nakahalukip-kip. Baby, I can't believe you. Nagpapasok ka ng traitor sa pamamahay na to? Asik nito bago mabilis na tumalikod. Napamura siya. Agad niyang binaba ang plato para sumunod sana sa asawa. Pero hinila na naman ni Edel ang braso niya. Paano ko, Rafael? Naguguluhan niya itong tiningnan. Anong paano ka?
Umuwi ka pagkadating ng asawa mo. Binaklas niya ang hawak nito at mabilis na tumakbo sa hagdan. Nagmamadali siyang pumasok sa master's bedroom. Dinat na niyang nakahiga na si Emilia at nakapikit. Pero alam niyang gising pa ito at galit. Tumabi siya rito sa kama at niyapos ang tiyan nito. Hinalikan niya rin ang balikat nito. I'm sorry, baby. Susunduin din siya ni Johan. Huwag mo akong yakapin. May germs ang braso mo at pinahawak mo sa traidor. Napangiwi siya noong baklasin nitong yakap niya. Hinila nito ang kumot at mukhang ayaw na siyang kausapin. Maliligo ako. Dito ka lang, hmm? Bulong niya rito. Mabilis siyang nagtungo sa banyo at naligo. Wala man ngang 5 minuto ay natapos siya agad. Hindi na siya nagbihis at nagpunas na lang ng tuwalya. Kinakabahan pa siya na baka sumugod sa ibaba si Emilia. Pero nakahinga siya ng maluwag matapos itong makitang nasa kama pa rin ito. Agad siyang tumabi dito at hinapit ang bewang nito. I'm done. I'm all clean now. Panunuyo niya rito. Hinalikan niya ang balikat at braso nito. Hindi ito kumibo pero alam niyang gising pa. Marahan niya itong hinarap sa kanya at pinaunan sa kanyang braso. Nakakainis ka, Rafael. Mahinang singhal nito kasabay ng mahinang hampas sa dibdib niya. I'm really sorry. She's still my brother's wife and your sister. Nagulat siya noong yumapos ito ng yakap. Sunod ay naramdaman niya ang pagkabasa ng dibdib niya dahil sa luha nito. Nataranta siya at titingnan saan ang mukha nito pero ayaw nitong ipakita. Isiniksik pa nitong mukha sa dibdib niya. What's wrong? Hmm? Tell me, baby. Mas maiintindihan niya kasi kung sisigawan siya nito. Pero kung ganitong umiiyak ito'y mag-aalala siya. Umalog ang balikat nito. Kaya't lalo siyang nag-alala. Nilayo niya ito upang makita ang mukha nito. Basang-basa ang pisngi nito. Baby. Nahihirapan niyang sambit. Hindi alam paano ito pakakalmahin. Nakakainis ka. Muling ulit nito bago hampasin ang dibdib niya. Hinayaan niya lang ito at pinunasan ang pisngi. Noong makontento ay tumigil din ito. Now tell me, what's wrong, baby? Panunuyo niya. Umiwas ito ng tingin. Hinawakan niya ang pisngi nito upang ibalik ang tingin sa kanya. Kaya lang ay hindi ito nakatingin ng diretsyo na tila ba nahihiya. Nanahimik ito. Tinitigan niya lang hanggang sa ito mismong bumuntong hininga. Tell me, what is it? Malambing niyang tanong. Napalabi ito at nagbaba ng tingin. Matagal bago ito nagsalita. Nagseselos ako, Rafael. Naiinis ako kasi nagseselos ako. Napaawang ang mga labi niya. Hindi siya makapagsalita sa inamin nito. Parang dinagari ng puso niya lalo na noong tingnan siya nito ng mata sa mata. Ayokong may kaagaw sa'yo, Rafael. Ipagdadamot kita kahit kanino. Deklara nito na nagpatalon sa puso niya. Emilia's POV. Hindi mapuknat ang ngiti niya sa daloy ng relasyon nila ni Rafael. Matapos niya kasing masabi na nagseselo siya noong araw na naroon ang ate Edela niya. Naging maayos ang pagsasama nila ni Rafael. Napagkasundoan nga nilang i-work out ang kasal nila. Hindi niya lubos maisip na sasaya siya ng dahil lang doon. Mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Gabi-gabi rin ay may oras sila sa isa't isa. Ilang araw na nga siyang inaasar nipe sa pagiging blooming, pero tinatawanan niya lang. Magaan lang talaga ang pakiramdam niya. Malaking tulong na naging smooth ang relasyon nila ni Rafael. Siguro ay kahit papaano crush na niya ito at hindi niya isasarang posibilidad na mahalin ito. Kaganda talaga. Parang araw-araw ay may dilig ah. Bungad sa kanya nipe sa umaga. Nginisihan niya ito. Kahapon pa wala si Rafael, may inaasikaso. Isang linggo o higit pa siguro bago umuwi ang asawa niya. May aayusin daw ito. Tiwala naman siyang hindi ito pupunta kay Melanie. Ay sus! May video call naman, Emilia. Nako, hindi po namin ginagawa yan. Mabilis niyang tanggi. Agad na nag-init ang mga pisngi niya. Hindi nga pumasok sa isip niyang isuggest yun kay Rafael. Humalakhak si Pe kaya't napailing siya. Nakapasok na nga siya sa loob ng opisina ay dinig pa niya ang tawa nito. Maliit siyang napanguso at agad na binuksan ang cellphone. Agad siyang napangiti matapos makita ang mensahe roon ni Rafael. Magtitipa pa lang sana siya ng reply. Ay nag-flash na ang numero nito sa screen para sa tawag. Baby. Iyon pa lang ang sinabi nito ay parang napuno na ng kitikiti ang kanyang tiyan. Oras ng trabaho, Rafael. Pilit niyang pinatatag ang boses. Ayaw niyang magtunog excited. Mahina itong tumawa mula sa kabilang linya. Kumalabog ang puso niya sa tawa nito. Pakiramdam niya nasa alapaap siya. I wanna hear your voice. I miss you, baby. Namaos ang boses nito.
Kinagat niya ang ibabang labi at hindi alam kung anong isasagot dito. Nasa dulo na ng dila niya ang "I miss you too." Pero niliko niyang usapan sa inaasikaso nito. Umabot din sila ng kalahating oras. Kung hindi pa ito tinawag ng kaibigan ay hindi pa nito papatayin ang tawag. Naging ganado din siya magtrabaho. Nangingiti siya sa bawat mensahe ni Rafael. Malulungkot ba siya kahit wala ito pero pinaparamdam naman nito na parabang nasa tabi lang ito? Noong hapon na at nakarami na siya ng trabaho, siya na mismong lumabas para magtimpla ng kape. "Magkakape ka ba? Ako nang gagawa, Emilia." Mabilis na tumayo si Pe mula sa pagkakaupo pero pinigilan niya ito. "Ako na po. Gusto ko ring tumayo. Tatambay muna ako sa pantry." "Ay sus, baka doon kayo mag-video call ah." Pang-aasar nito muli nang inisihan niya lang. Dumiretso siya sa pantry. Inayos niya agad sa coffee maker ang gusto niyang kape. Nagdagdag siya ng cream lalo pat iyon ang gusto niya ngayon. Nakailang higop na siya noong mapansin ang kapapasok lang na si Johan. "Emilia." Bungad nito. Hindi niya alam kung ngingiti ba siya o ano. Hindi siya makapagsalita matapos mapansin ang itsura nito. Gwapo pa rin pero halata ang pagod at puyat. Malalim ang eye bags, magulo ang buhok, at gusot ang suot na long sleeve. "Ayos ka lang ba, Johan?" Hindi niya mapigilang tanong. Mabigat itong bumuntong hininga at pumikit ng mariin. Ramdam niyang bigat ng aura nito. Mukhang malaki ang problema. Naisip niyang baka hindi pa sila okay ng ate niya. Pero ito naman ang sumundo sa ate Edela niya noon. "Anong gusto mong kape? Igagawa kita." Pagpresenta niya dahil mukhang problemado nga ito. Nagmulat ito, sumandal sa gilid ng mesa at pilit ngumiti. "Just plain black coffee." Tipid na sagot nito. Kumibit balikat siya at ginawan ito ng kape. Pagkaabot ay gusto na sana niyang umalis doon. Ngunit hindi niya ito maiwan. Tingin niya ay kailangan ito ng kausap. "May problema ba kayo ni ate?" Sa wakas ay naitanong niya. Sumulyap ito bago napabuntong hininga. "Para sa akin ay wala. Pero palagay ko ay nilalayo ng ate mong loob niya sa akin. She is so cold. She's not the Edela I used to know." Mahinang kwento nito. Maliit na umawang ang mga labi niya. Tuluyan niyang binaba ang tasa ng kape sa mesa at sumandal doon. Handa na siyang makinig sa sasabihin pa nito. Gusto niya ring malaman. May parte sa kanya na gustong ipagtanggol ang kapatid kahit paano. Pero mas lamang ang hindi. "Paano mo nasabi? Sinundo mo pa lang siya noong isang araw sa bahay, Johan." Mapait itong ngumiti. "Doon nagsimula. Galit na galit siya. Ayaw niya raw akong makita at bakit ko raw siya sinundo. I don't really understand her anger. I didn't do anything wrong. Ngayon nga ay para na lang akong hangin sa gilid. Ilang beses ko nang sinubukan na kausapin pero agad siyang umiiwas." Nangunot ang noo niya. "Baka naman nagtatampo. Give her flowers or anything she likes. Nagpapasuyo lang siguro siya." Ilang beses silang nagkausap ni Johan sa pantry. Naging habit niya na nga araw-araw magtimpla ng kape roon. Palagi rin itong nagkikwento tungkol sa relasyon nito sa ate niya. Nakikinig siya at nagbibigay suhestyon. Sinusunod naman daw nito pero talagang mailap ang ate niya. Minsan nga ay tinawanan na lang niya ang problema nito pero halata namang nalulungkot ito. Sumunod na araw agad na niyang tinimpla ang kape para kay Johan. Nasanay agad siya at memoryado na ang oras ng pagpunta nito. Ewan ba niya kung bakit naging komportable siyang kausapin ito? "Hey!" Mabilis siyang lumingon sa bukana ng pantry. Tipid na ngumiti si Johan at inaas ang bit-bit na cake. "Ayaw niya. Diet daw siya." Natatawang kwento nito. Napangisi rin siya. "Yaan mo na. Bigyan mo lang ng oras. Kakausapin ka rin niya ulit." Kumibit balikat ito at agad na binuksan ang cake. Kumalat ang amoy ng mocha na siyang nagpakulo sa kanyang tiyan. Biglang ginutom siya at naglaway sa cake. Kumuha ito ng dalawang platito at naglagay doon ng cake. Doon na pako ang tingin niya. Gusto niya agad tikman. "Coffee mo pala." Inusog niya palapit ang ginawa niyang kape para dito. "Thanks, Emilia." Ngumiti ito kaya't lalong bumata ang itsura. Natulala nga siya dahil ang ngiti nito ay iyong ngiti kung bakit siya nagkagusto dito dati. Napalunok siya at halos matigilan matapos marinig ang kalabog ng puso niya. "Try it. Ang sobra ay ibigay mo kay Serenity. Hindi kasi mahilig sa cake si Amethyst." Nilapit nito lalo ang platito kaya't napakurap siya. Mabilis siyang ngumiti at kinuha ang tinidor. "Maliit na lang siguro ang chance na umayos pa kami ng ate mo." Sinulyapan niya ito bago tumikim ng cake. Mas maaliwalas naman ang mukha nito kumpara sa mga nakalipas na araw. "Huwag mong sukuan.
Bibigay din yan. Pamimilit niya na pangisi ito. I don't think so. Pinaparamdam niya sa akin na maling desisyon na pakasalan ako. Is it still worth fighting for? Parang nalasahan niyang pait sa sinabi nito, kaya't natigil siya sa muling pagsubo ng cake. Parang gusto niya ulit sampalin ang Ate Idella niya. Sinasayang kasi nitong dating pangarap niya. Tama pa bang ipaglaban ko kung alam kong ayaw niya na, Emilia? Mabigat na tanong nito. Ang tingin ay diretso sa kanya. Hindi siya nakakibo. Kita niya sa mga mata nitong sakit. Halatang mahal nitong kapatid niya. Nagtagal ang titig nito. Hindi niya rin maialis ang tingin dito. May kung anong bagay sa loob niya na gusto itong hatakin at bigyan ng mahigpit na yakap. I didn't know that you looked like an angel, Emilia. I didn't appreciate your beauty. Not until now. Mahinang sambit nito na lalong nagpakabog sa dibdib niya. Naibaba niya ang tinidor at hindi mapakali. Lumakas ng lumakas ang kabog ng dibdib niya. Idagdag pang titig nito na tila hinahalukay ang katauhan niya. Napaayos siya ng upo. Namamalik mata ka lang, Johan. I don't think so. Sa sobrang kaba niya ay mabilis siyang bumaba sa upuan. Ngunit muntikan na siyang makipaghalikan sa sahig. Kung hindi lang siya naabot ni Johan, mabilis siya nitong tinulungan tumayo. Ang parehong palad nito ay nakahawak sa bewang niya. Pareho silang natigilan at nagkatitigan. Hindi niya ito malubayan ng tingin, kahit pa sumisigaw na ang isip niya na may asawa siyang tao. Mabigat itong huminga habang siya ay napalunok. Johan, tila bulong na lumabas sa bibig niya. Ngunit naging hudyat yon upang yumuku ito at abutin ang mga labi niya. Literal na namilog ang mga mata niya sa halik nito. Parang lumipad ang puso niya sa kawalan. Hindi siya agad nakakilos kahit pa gumalaw ang mga labi ni Johan. Pero noong maalala si Rafael ay mabilis niya itong naitulak. Mabilis niyang pinunasan ang mga labi at mabagsik itong nilingon. Bakit mo ako hinalikan? Gigil ngunit mahina niyang tanong. Parang doon lang ito natauhan. Napakurap at napalunok base sa galaw ng Adam's apple nito. I'm sorry, but I'm not sorry at all, Emilia. Nanginig ang tuhod niya sa sagot nito. Anong sabi mo? Hindi mo pinagsisisihan ang ginawa mo kahit pa asawa ako ng kuya mo? Huminga ito ng malalim at muling tumingin sa kanya. Bumukang mga labi nito. Sana ikaw na lang ang pinili ko, Emilia. Ikaw na lang sana ang pinakasalan ko. Pag-amin nito na nagpahina lalo sa mga tuhod niya.